Kanya-kanyang diskarte naman ang mga residenteng nakatira malapit sa Tulyahan River para maitayo muli ang mga nasira nilang bahay. At live mula sa North Fairview, Quezon City, saksi si Ian Cruz. Ian? Yes, Vicky, ilan nga sa mga residenteng nakatira sa gilid ng ilog ang bumalik na sa kanilang mga tahanan dito sa North Fairview sa Quezon City. Magbabantay na lamang daw sila, Vicky, lalo ta patuloy pa rin ang pag-ulan. Ramdam pa rin ang malakas sa ulan hanggang gabi. Ganap na alas 8 kanina, naobserba ang tumataas ang level ng tubig sa Tulyahan River na mula sa overflow ng Lamesa Dam. Pero si Michael Villarubia, tuloy lang sa pagkukumpuni ng kanyang bahay sa gilid ng ilog sa North Fairview sa Quezon City. Wala naman daw silang ibang mapupuntahan. Sana magkaroon ng matuloy yung pabahay na sinasabi nila. Kasi kailan pa ba yung pabahay na yun? Nung undoy pa ho eh. Ba't di pa daw natutupad hanggang ngayon? Ewan ko, di ko alam. Si Aling Leng, bumalik na rin sa napinsala nilang bahay. Malaking bahagi nito ang di pa na ipapaayos matapos papinsala ng pagragasa ng ilog. Kasi humupa-hupa na yung tubig eh. Dito muna kami samantala. Paano ho pag tumaas ulit? Balik na naman kami dun sa taas. Ang mga residente naman ng West Fairview, kanya-kanya ring diskarte kung paano maitatayong muli ang mga nasirang bahay. Karamihan sa mga nakausap natin, hindi na raw magtatayo ng bahay sa gilid ng ilog sa takot na maulit muli ang pagragasa ng tubig. Ayaw nyo nang bumalik dyan? Ayaw na. Noon pa man ayaw ko nang bumalik dyan. Kaya lang, siyempre, dyan ako bumalik kasi wala naman kaming paglilipatan. Labis naman ang pag-aalala ni Michelle Sevillano ng Lower Baluyot sa Barangay sa Uyo, Quezon City. Ang kanyang asawang si Ronnie Sevillano, 25 anyos, nawawala mula pa kahapon matapos pumunta ng creek. Uwi na siya, magsabi siya kung umuwi siya, kung buhay pa siya. Kasi di po namin alam kasi di rin po siya natatagpuan eh. Patay Vicky, na ba siya, di rin po siya natatagpuan. Vicky, sa monitoring natin sa level ng Lamesa Dam, ang level nito ay lagpas pa rin sa 80.15 meters na spilling level. Kaya naman Vicky, mas pinapayuhan natin ang mga nakatira sa Tulyahan River kung saan nga nag-overflow itong Lamesa Dam na maging mapagmatsyag dahil nga naasang mag-overflow muli itong Lamesa Dam. At live mula rito sa Quezon City, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.